Hello mga Goldfish Addicts PH. So there's another episode. I'm not sure kung ilang episode na, but still, we're doing this for you para magkaroon kayo ng dagdag kaalaman. This is my personal experiences na sinishare ko sa inyo. So tanong ko lang, madalas ba kayong wala sa bahay? Okay? So ako rin, madalas akong wala sa bahay. And actually, nagka-COVID ako noong August. So naiwanan ko yung bahay. Na wala nagbabantay sa aking mga GFs or mga goldfish. So, sadly, yun nga, since more than 15 days akong nawala, nagloko yung pump. So, although ang mga goldfish natin, they can survive for about 21 days or 20 days without eating. So, ang nangyari sa akin, kasamang paalad, yung water pump ko nagbara dahil maraming dumi na namuo. So, nawalan ng aeration and they all na-wipe out, I think, mga anim na goldfish na magaganda. So, worth about 20 or 30,000 pesos. All in all. But move on na tayo dyan. So, pakita ko sa inyo paano pakainin ng mga isda kahit wala tayo. Okay? So, ang sagot dyan is, eto na, guys. So, excited na ba kayo? So, bubuksan ko na siya. Okay? So, galing to sa China. And I think I waited about a week for me to receive this. So, ayan siya. Okay. So, ayan. So, yung color ng goldfish ko kasi is color green. Okay? So, ayan. Ayan. Ito siya. So, kaya green yung color ko rin. Ito yung smart feeder na or goldfish food feeder. Okay? So, kung madalas kang wala sa bahay, pwede mo ito i-program. Depende sa frequency ng pakain mo. Okay? So, battery operated naman siya. So, ito yung actual na product. Ayan. Kita na ba? And so, may sticker. Tapos, meron siyang manual na kasama. Although in Chinese, pero understandable naman siya. Ah, ayan. May English din naman siyang instruction. Ayan. So, ayan. So, may magandang English naman siyang instruction. Kaya, yeah, I'm sure maintindihan natin siya. So, ito yung unboxing natin ng, ano bang pangalan nito? Smart Feeder Aqua Blue yung brand. Ayan. So, ulitin natin, Aqua Blue Smart Feeder. Ayan. So, maganda yung packaging niya. Naka-foam na ganyan. So, walang physical damage nung dumating sa akin. So, buo yung plastic. Okay. So, ayan siya. Tapos, ito yung clamp doon sa aquarium. So, kung ilalagay niyo doon sa aquarium, pwede siyang i-clamp na paganyan. So, ilalock mo lang. Ilalock na. Ayan. So, pwede naman siyang lusumagad. Ayan. Kita ba? Dinidemo ko lang siya. Ayan. So, pwede nyo lang i-lock siya. So, example lang itong aquarium ko ngayon sa gilid. So, ayan. Lock na nga agad. So, plug and play siya. Okay? So, na-demo ko na kung paano siya kakabit. Baga meron lang lock dito. So, kahit gano'ng kapal, I think kahit na 1 inch yung ano mo, yung glass mo, pasok pa rin siya. Nasa 1 inch yung ano niya, yung capacity niya. Okay? So, tingnan naman natin, okay. So, ito yung lagayan niya ng pagkain. Ayan, ito yung lagayan ng pagkain. So, paano ba tinatanggal ito? Okay, so based sa manual, so, bubuksan mo lang to. Ito lang palang ibabaw. So, hindi mo na siya tatanggalin. So, ito, itong sa ibabaw. Ayan. So, ito lang yung bubuksan ninyo. Tapos, lalagay niyo na yung pagkain dito. Okay? So, yan sa ibabaw. So, yan. Babalik ko na. So, nakaslide lang siya. Okay? Tapos, lagyan nyo siya ng battery. So, ito yung battery, ano niya, compartment. Yan. So, dalawang, ano to? Dalawang AA yung ilalagay niya. Dalawang AA battery siya. Okay? So, lagyan ko muna ng battery. Kuha lang ako ng battery. Hold on. A few moments later. Okay, so I already got the batteries. So, recommended tip ko lang, huwag kayong masyadong gagamit ng mga energizer sa mga ganitong China product. Kasi
Although wala akong masyadong actual facts, pero may nabilan ako dati na yung recommended nila ordinary batteries lang para hindi masyadong mabig, or I'm not sure, baka masyadong malakas yung output ng mga Energizer na branded or mga alkaline. So ang recommended nila sa mga ganito, yung mga ordinary or yung mga ganitong China na patuto, ordinary na batteries lang. Okay. So yun ang opinion ko lang naman yun, guys. Okay, so try na natin. So nilagay ko na. Tignan natin kung paano siya mag-work. So de-demo na rin natin ngayon, guys, para makita niyo actually kung para sa inyo. Okay? So ayan. So i-figure out ko pa kung paano siya i-settings, pero may mga settings siya eh, na kung ilang times a day mo siyang papakainin. At pinakunting pagkain dito. Nilagyan lang natin ng konti. Yeah. So, ang mangyayari, pag pinindot nyo to, kung mangyayari, gusto nyo pakainin, pipindutin nyo lang to. Yung hand na may button. Tapos iikot siya. Ayan. So, magsasalok na doon. Ayun. Okay. Kaya, tingnan nga natin. Okay. So, malaki yung partition. Okay. Ayan. So, may adjustment siya. So, diba, nandyan na yung pagkain sa loob. So, kung gusto nyo yung konti lang yung malagay, pwede nyo rin i-control dito. So, kung gusto nyo marami talaga malaglag, i-maxin nyo. Pero since sa akin, siguro pwede na yung ganyan. Okay? Okay, so, ito yung smart feeder natin na model AF2019B na nabili ko sa China. So, halaga nito around 600 pesos. So, can't remember yung exact price eh. Okay, so ito yung mga functions niya. So, ito, itong una, this one is yung manual feeding button. So, pag pinindot nyo siya, iikot to. Ayan. Tapos, ayan. So, maglalaglag na siya ng pagkain dyan. Okay? So, pansinin nyo, maliit lang yung binuksan ko kasi konti lang naman dito. So, depende yung sa inyo kung gaano kalaki yung pupuksan yung vent para yun yung malalaglag na pagkain. So, careful lang kasi pag malaki yung butas, maraming malalaglag. So, nangyari na sa akin yan nung first time ko, binuksan ko ng todo, halos kalahati ng contents na laglag. Okay, so sayang yung pagkain. So, testing lang natin. So, bubuksan lang natin ng konti. O, full na. So, tingnan natin isang ikot. Okay? So, manual ano to? Setting. Okay? So, yun. Tingnan natin kung gaano karami. Isang full. Dabi. Ala. Okay. So, sa pag-set niya, ito yung, of course, yung power button. So, pwede niyo siyang off. Hold niyo lang. Ayan. Tapos, may battery indicator kayo makikita. Tapos, kung gusto nyo yung on, i-hold nyo lang ulit. Ayan. So, hindi mawawala yung preset nyo na oras. So, katulad nyo yun, it's already 11. Ayan. So, kita sa clock ko rin, 11:20. Medyo advanced lang yung sa akin. Pero, ito yung time sa phone ko. Yung exact na global time, 11:15. So, pansinin nyo, meron dyang 4 boxes. Okay? So, 1, 2, 3, 4. Kikita ba? So, ibig sabihin yan, meron kayong apat na 4 intervals na pwede nyo i-program siya in a day kung kailan nyo siya i-feed. So, naka-preset na kasi siya sa akin. So, i-hold nyo lang yung settings button. So, yung unang lalabas dyan, isi-set nyo yung time. So, syempre, tapos na sa akin, isi-skip ko na yan kasi yan na yung time ngayon. So, ngayon, mapapansinin nyo, yung unang box nagbi-blink. Okay? So, nakaset na siya ng 2100 hours or 9 p.m. ng gabi.
So, ginawa ko kasi every 6 hours, okay? Tapos, ipipindot nyo lang yung settings button ulit para mag-skip kayo dun sa kanina yung hours, ito naman yung minutes. Tapos, yung next naman is magbiblink yung box mismo. So, dito naman sa box mismo, isa-set ninyo kung ilang beses iikot siya. Oo. So, ito yung... ayan. So, pipili kayo kung isang beses, dalawang beses, or tatlong beses siyang iikot. Yung ikot nito. Oo. So, sa akin, nakaset lang siya ng dalawa. Okay? So, ayan. So, lahat yan all throughout, dalawa lang yung ikot niya. Kasi konti lang naman yung isda ko dito eh. Tapos, pindutin nyo ulit yung setting. So, yung next ko is 3 a.m. na. Ayan. So, mag-blink ulit yung box. So, nakaset na kasi siya sa two rotations. So, yung feeding niya. So, tapos yung next ko naman, 9 a.m. na to. Oo. Ayan. So, set kung gusto nyo i-adjust yung oras, nasa sa inyo yun. So, depende kung anong oras yung gusto ninyo. Tapos yan, pili ko ulit yung box na yon. So, isi-set nyo kung ilang interval. Kung isa, dalawa, tatlo. Okay? So, next. Ayan. So, nakaset na to ng alas 3 ng hapon naman. Okay? So, nakaset na siya. So, press nyo lang yung settings button ulit. Settings button. Tapos, ayan. So, pag bumalik na kayo doon sa oras, current time, ibig sabihin na-set nyo na siya. So, all in all, ganun lang kabilis yung pag-program ng smart feeder natin. Okay? So, kung may questions kayo, pakilagay na lang sa chat box. So, ayan. Yung model Aqua Blue smart feeder. Dalawang model to eh. So, ito yung higher end. Yung isa yata 2018B. So, I recommend kunin nyo itong 2019B. Okay? So, yun lang. Kung may questions kayo, drop nyo lang sa mga comment section para masagot po namin. Thank you! Bye-bye!